me. And with your spirit. Come into us, God's Father. With confidence, we pray for our brothers and sisters who are sick, and for those who are taking good care of us. Let us also ask the Lord for pardon himself. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, therefore I ask that you may have virtue, all things, sins, and human brothers and sisters, to pray me to the Lord our God. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O Son, Lord, one of the poorest, show charity and grace not only our needy brothers and sisters, but also the very animals of our friends. We hear you in invoking this present example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that by imitating your virtues, we may be contented in the state in which God has placed us, and getting the strength and courage of our cause, we may follow the footsteps of our blessed Redeemer and in his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. The very intense love for man's spiritual needs and care, seek your desire to discover God's goodness in all things. Grant the same pardon that I may see God in all things. May you shine in someone and cruise with us and from all the material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine. Pray, St. Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. May your practice of strict poverty as a means of gaining your holiness and maintaining friendship with God. We implore you, St. Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, we have given to the world the glorious cause of the unity. St. Martin, depart us. By God's grace, we stand for and strengthen us. To this situation, we shall know ourselves, but not our hearts. Now, Lord, we crucify the Son of Jesus Christ, our Lord. Saint Martin the Pious, you always are sympathetic for the poor and those who are suffering. We need your help and ask for your great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God and encourage us now. For us, we appreciate you. We ask you for something to befriend us and assist us from the place in heaven. Mercifully heal the pleading of your people and bestow your peace on our lives through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of our Spirit, one God forever and ever. Amen. And then for those of the people he did
that once for all, when he offered himself. For the law sets up a high priest, men who are weak, but the word of the oath, which came after the law, appoints us priests, the Son made perfect forever. The main point in what we are saying is this. We have such a high priest who has taken his seat at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, minister of the sanctuary and of that true tabernacle, set up not by man, but by the Lord. Now every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Hence, the necessity for this one to have something to offer. If he were on earth, he would not be a priest, for there are priests already offering the gifts which the law prescribes. They offer worship in a sanctuary which is only a copy and shadow of the heavenly one. For Moses, when about to erect the tabernacle, was warned, "See that you make everything according to the pattern shown you on the mountain." Jesus has obtained a more excellent ministry now, just as he is mediator of a better covenant, founded on better promises. The word of the Lord. Thanks be to God.
Jesus withdrew toward the lake with his disciples. A great crowd followed him from Galilee, and an equally great multitude came to him from Judea, Jerusalem, Idumea, Transjordan, and the neighborhood of Tyre and Sidon, because they had heard what he had done. In view of their numbers, he told his disciples to have a feast burned ready for him so that he could avoid the press of the crowd against him. Because he had cured many, all the one afflicted keep pushing toward him to touch him. And the spirits were caught sight of him, fleeing themselves down on his feet and shouting, "You are the Son of God," while he keep ordering them sternly not to reveal who he was. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A great crowd followed him from Galilee. Nakita po natin na si Jesus ay sinasalubong ng maraming tao. Bahagi ko na kung saan ay hindi ko lang alam kung kayo may nakaranas na kung tawagin natin yung dagat ng tao ay yung mga diboto ng isang nasa na mahama o nasa reno ragdag-ragdag natin yan, no? Yung mga pumunta tuwing January sa kapistahan ng mahal na Nazareno, yung mga kung tingnan po natin ay yung mga mahal na araw kapag panahon na lalo-lalo na ho kapag Biyernes Santo sa mga traditional na mga bayan diyo tulad dito, no? Talaga doon, pagmasabi natin na Biyernes Santo ay talaga marami na nagpuposisyon, no? Yung tinatawag na dagat ng tao, no? Yung mga traditional tao sa kanilang pulong-pulo, walang makadadaan ng mga sasakyan. Kinakailangan mo iba sila ng daan. Bagay na kung saan ay nakikita po natin. Well, ito rin po yung karanasan ni Jesus. A great crowd of followers. At hindi lang po yan. Well, siguro po sa mga kabataan. Yung mga kabataan ng mga nanonood ng mga concerts. Ngayon, marami kasi mga concerts. Kung kasi nakita natin mga kabataan ngayon, nakikinig sa mga concerts. Ay talagang makita natin yung crowd. Walang sigurado. Walang sigurado. Yan ay loob ng lahat yan. Andiyan yung maraming tao. Ang kanyang barricade lamang ay steel. Barricade at saka yung mga polis. Yan ako yung maalala yung stamping na nangyari sa Wawawi. Kasi ganun. Well, yung pangalim yung mga upuan pa yun. Pero kapag makita natin kapag yung crowd ay hindi mamanage, magkakaroon ng stamping. Kasi multitudes, maraming tao na sunod-sunod kay Jesus. Kasi sa Jesus doon, may karoon niya siya ng provision. Anong provision niya? Na kung sakaling mga magsiksika ng tao para maiwasan ng ganitong uri ng yung staff ay gano'n naman na nagparagdala siya ng isang bangka. Para kung sakaling lusubin siya ng mga tao, makaalis siya. Hindi siya marasaktan ng kanyang mga lagad. Matanin yung mga tao. Doon yung mga tao. Kaya ako, kahit ako siguro sabihin natin yung sa Nazareno, kahit sabihin natin na nag-aapakan yun para makaangkit lamang doon,
But still, masasabi natin na control pa yun. Kasi ay nagpapasalamat na ngayon sa kong ito ko lang namatay sa kasalay ko. Bagamat yung mga ilang nasakta kasi gawa din ng isang patatakaon. Pero ganun. Ganito ba pag sinabi natin great crowds? Maraming tao na sumusunod kay Jesus. At sa Jesus doon, nakita po natin na may provision na ginawa para hindi magkaroon ng stopping. Ano ginawa niya? Umuha siya ng bangka. At kung sakali man siya ay magtahan ng mga tao, makakaligtas siya, ipilang siya, pati yung mga nasa harapan niya. So, yun yung nakita natin ang sinabi ng mga ibanghelyo ngayon sa araw nito. Na dahil sa dami ng tao na lumalapit kay Jesus. Para saan? Dalawang bagay. Para sa katalunan ng kanilang karamdaman at para mapalayas ang masamang espiritu. Para mapalayas ang masamang espiritu. Bahala ko yung wala kung saan, sabi naman natin, sa paanyaya na itinamamahin ko sa atin, nawa maging bahagi, sabi naman ay kaya nga ako yung ating ama ay lumapit tayo kay Jesus tuwing araw ng Huwebes para sa mga may sakit at sa mga nakaalaga sa mga may sakit. At yung nais ko rin yun ang pasin, hindi lamang sa pagkayo yung may sakit. Hindi lamang sa pagkayo yung nakaalaga sa mga may sakit. Ngayon dahil ito na panalangin natin kasi ito yung pamamaraan na ginawa ko sa Martin B. Collins. Hindi yung pagtsalan dyan kasi may sakit ako eh. Kaya humihiling ako na aking pagalingin ng Diyos. O, pero yun. Pero naman makita rin natin na yung dapat din ang maging binisahin ng ating parokya ay maging apostolic natin. Maging apostolik natin na ipagdasal ng mga misakit at ang mga nag-aalaga sa mga misakit. Sa pamagitan ng paglapit namin sa banal na Eucharistia, dito, kapag-aral ng Bibles, at sa pamagitan ng paglingin natin ang ulo na mapagaling tayo sa ating mga karamdaman. Pero kung hindi mako sa atin, ay dito mo sa mga tao ipinagdarasan natin. Huh? Kasi baka naman sa inyo, oh, ba't ka nandiyan? May sakit ka ba? Huh? Hindi. Kasi nandito mo kasi, ipinagdarasan ko naman may sakit. Kaya pero sabi nila, ba't ka nagpapahit? Wala ka naman pulang sakit. Ay, pwede mo inihalay ko ito doon sa mga may sakit. Kasama na dyan, yung drug dependence. May sakit din yun eh. Sakit din yun. Yung mga lulong sa yung nagbabawal ng lumot, sakit din yun yun. Kaya pinakailangan din natin yung pagkasal. Maging bahagi yung mga ating pagkilos na ipinagalangin natin tuwing araw ng Huwebes. Sabi nga kanina, habang po ako ng bagay, nagmiti mo kasi kami sa kalawang kanina. E habang magbabiyay pagpunta rito, nagsasalita ko yung presidente at sinasabi niya, napakarang tayo mga katoliko, simpa, katoliko, hindi tayo ngayon nakakulog sa mga kapatid natin ng mga nalulog sa pinagbabawa ng ano. Hindi mo, kaya pa ito yung ating pinagdarasal. Kasama dyan sa ating panalangin ay ang mga lulun sa pinagbabawal ng ito. Marami ang misakit. Marami ang misakit kasama dyan ang may pinagbabawal ng ito.
Kasama meron dyan yung mga may sakit sa utak. Kasama meron dyan yung mga may sakit na nawawala ng lakas ng loob. Napakarami mo ng mga may sakit. Pero kasama na rin po dyan, huwag natin kalimutan sa kampanya, laban sa itong babawa ng kapot. Kasi yung may sakit eh. Pero sana nga po may talaga ng sana na may pagkasal natin. May pagkasal natin. May panalangin natin. Na sana po ay yung nakita natin sa Panginoon, hindi ko tulungan sa Jesus. Pero parang sa atin natin ngayon, well, yung Nazareno, dinudugog kasi naging bahagi yun ng ating dimusyon sa mahal na gano'n sa atin. Sa amin po, itong araw ng Bebes, tumugin din. Para sa patalangin, gulis natin ang para sa mga misakit at para sa pagkapalayas ng mga demonyo. Para sa pagkapalayas ng mga demonyo. Kung isa mo mga tayo na sabi sa akin, Patag, hanay mo nga lang kayo sa moto. Anong ibig sabihin ng moto? Yung moto na itong taong ito yung namatay at nagpapakita sa loob? O yung moto na ito ay mga masamang elemento? O ito yung mga demonyo? Yung mga, kung tawagin po natin yung mga anghel na nag-rebelde sa Diyos, na buwagsak sa langit. So, mas malaki pa ang chance na yun ang mga ipinutulit ng mga multo. Kaya po kasi yung sinasabi ng iba na lang ito, bakit magpapakita sa amin ng aming nanay at sa hindi, hindi na magpapakita sa iyo, hindi sinabi mo yun sa kabilang dami, sa kabilang buhay mo. Iba na sila ay sa purgatorio, impyerno, wala ka. Kasi yun yung bahagi na kung saan tayo ang sulahan ng Diyos. Pero yung maliwanag na alam na yun, ano pa ito yung nakikita ko na nagpapakita? Yun yung mga angel na bumagsak sa langit. Pero yun, ikinakailangan na yung pagdasal. Kung kayo yun yung nakakita na gano'n. Pero yun yung dapat natin na makita ko na sana po ilang natin sa Diyos. Parang sa mga bisikit, at sa mga inaalihan ng masamang espiritu na pagdalingin ng Diyos. At ito pa yung panalangin natin. Panalangin namin sa harapan ng buong kapal. So, baga pinutusin ko, ito yung dalawang sabo. Ayan po ang tawagin yung sabo. Sakit, sabat kaya nang tawagin na natin itong pinagbabawal na gano'n ay salot. Salot yun eh. Na sumisira sa buhay ng tao. Yung sakit, salot yun. Huwag may sakit ka eh, talaga naman hindi ka makagawa ng iyong kawain. Hindi lalo na kapag ikaw ay inaaliyan ng masamang espiritu. Kaya, bago na naman makita po natin na may dulog kanina po bago mag-isa tayo, bago po i-reposing presence sa kami ay si Sister Mayan. Kaya yung mga Sister Mayan. Birthday niya ako ngayon, may nag-request na mag-isa ako doon sa kanyang bahay kasi may sakit. Ay, yun po naman, para po sa kalaman na lahat, basta may sakit.
At birthday, pwede tayong mag-misa sa bahay. Yun po ay binigyan na ng kapangyarihan ng obispo ng mga pari na gawin yung mga bagay na yun nang hindi na magpapaalam sa obispo. Ang tatanong nila lang doon ay yung kung available yung pari. Pero sabi ko nga, bakit natin ginagawa yun? Kasi bakit? Nalapit ito. Nalapit ito na alam. Napagaling siya sa kanyang karamdaman. Na siya ay katulad ng mga tao na lumalapit kay Jesus. Na